bibigyan dito ng doktor-doktoran lang. Nako, tumawag ka ng totoong doktor, bilis! From now on, you will be working here as a kitchen assistant. Ho? Taken yung gold sa appendix. May increased peri-appendiceal fat echogenicity with appendicolit. Namamagay yung appendix niya. Ano ba yan, Annalyn? Nababayo ka na ba? Alam mong hindi pa tayo pwede mag-surgery. Akala mo, you can do everything? Listen to me. You bring this patient back to the ER and apologize to all these people na inistorbo mo! Meron pong appendicitis po yung pasyente, hindi po AUB! Prepare the OR. We have a stat appendectomy. Walang silbi ang galing at talino if you don't have the license to practice. Second strike mo na. After yung nabutas yung gulong ng kotse niya, one more strike. And I'm out. Doktora, sandali lang. Maraming salamat talaga, ha. Ito pala, Suman, gawa ko yan para sa inyo. Ay, salamat po. Ang sweet niyo naman po pala. Oh, maraming salamat, ha. Kasi pinagaling mo ang anak ko. Sigurado ko. Proud na proud sa iyo, nanay mo. Salamat talaga. Sige po, mauna na ako. Salamat po ulit. Salamat din po. Sige po, doktora. Salamat po. Thank you po. Hi, anak! Kamusta po kayo dyan? Advance happy birthday po, ah! Salamat! Alam mo, anak, ang happy talaga ng birthday ko. Alam mo kung bakit? Kasi magkakaroon na naman ako ng regular na trabaho! Talaga, Nay? Wow! Ang gandang birthday gift po niya, na? Yan din nga ang sabi ko, anak, eh. Pero alam mo, anak, may naisip akong mas magandang regalo para sa akin. Talaga po, Nay? Ano po yun? Yung makasama kita sa birthday ko. Eh, diba, nagpaalam ka na naman para bukas? Kasi, anak, gusto talaga kitang makasama sa birthday ko. Opo naman, Nay. Siyempre. Eh, hindi naman po pwedeng hindi po kita kasama sa birthday mo, no? Congrats ulit, Nay. Proud na proud po ako sa'yo. Love you. See you. O, sige. Mag-iingat ka din, ha? Kita tayo mamaya. Meron akong pasalubong para sa'yo. Bye-bye! Dok, ang ganda ng aura, oh. Saan kayo ang ganap? Baka yung may date. Wow! Sana ko yung date. Birthday po kasi ni nanay ko. Na-excite nga akong uwi dahil bibilan ko po siya ng cake. Sabi bukas may bakery. Dok, pakisabi sa nanay mo happy birthday, ah. Oo nga, happy birthday. Baka naman may palangay kayo. Doktora Santos, kailangan mag-double duty. Po? Nagpaalam na po ako in advance, Dok. Birthday po kasi ni nanay ko, eh. Bakit? Di ba matutuloy yung birthday ng nanay mo pag wala ka? Tawagan mo na lang. Pero, kung gusto mo talagang makasama ang nanay mo sa birthday niya, go ahead, umuwi ka. Pero make sure huwag ka nang babalik dito at maghanap ka ng ibang ospital who will take you as their neurosurgery resident. Happy birthday sa nanay mo. Anak, sigurado ka ba na hindi ka makakauwi kahit sandali lang? Sorry po, Naya. Pinaalam ko na rin po ulit, eh, pero kailangan ko daw po talaga mag-double duty. Sayang naman. Excited pa naman akong makasama ka sa birthday ko. Sorry po ulit, Nay. Babawi na lang po ako. O sige. O basta mag-iingat ka dyan, ha? Tsaka huwag ka masyado magpapakapuy at alagaan mo yung sarili mo, ha? Happy birthday po. I love you. Love you, anak. Lynette! Anong araw sa dadating ang inaanak ko? Hindi daw siya makakauwi, eh. Ano ba yan? Birthday na birthday mo? Hindi siya makakauwi? O siya,
Ah, di bali na. Lynette, halika na. Umakit ka na dito at kumain na tayo. Halika na. Happy birthday. Salamat. Paano mo nalaman na meron kaming celebration ngayon? Di ba tinext mo ko sa... Tinext mo ko eh, sa... Ano? Telepono. Inamit niya yung cellphone ko? Sus, ito naman! Kala mo namang hindi siya naging masaya nung dumating si Sir Michael. Okay lang yung Lynette. The more, the merrier. Alam, Sir Michael, kain na tayo. Naku, Lynette, pasensya na. Hindi pala ikaw yung nag-text sa akin eh. Pumunta pa ako dito, hindi na pala ako imbitado. Hindi, okay lang. Hindi ka na naman iba sa amin eh. Salamat sa pagpunta, tsaka salamat dito sa Bulaklak, tsaka dyan sa... Dyan birthday sa cake. Cake. Mukhang masarap pa. Oh, si Annalyn pala. Kasi... Pinag-double duty eh, kaya bukas pa siya makaka-uwi. Sayang naman, wrong timing. Eh, hindi sa'yo, Michael. Okay lang yun. Ang mahalaga, napaligaya at napangiti mo ang aking kaibigan. Aray! Uy, kung naman yan, nakakagulat to. Eh, siyempre, naiintindihan ko naman. Hindi naman ako nalulungkot ng sobra-sobra. Kasi nga, naiintindihan ko naman yung sitwasyon ng anak ko. Eh, pero ito kasi yung kauna-unahang birthday ko na hindi ko makakasama si Annalyn. Nako, Lynette, masanay ka na. Hindi yan ang huli. Isipin mo to, ha. First year resident pa lang. Eh, 6 years residency program ang new... Anong tawag doon? Neurosurgery. Yun, neurosurgery. Nako, talagang lumalaki na ang anak ko. Kasi parang unti-unti na siya nagkakaroon ng sarili niyang buhay. Siguro, balang araw, may etsepwera na rin ako sa buhay niya. Uy, Lynette, tingin ko naman di naman mangyayari yun. Saksi ako sa paglaki ni Annalyn. At saka, nakita ko kung paano yung relasyon ninyo eh. Alam ko kung gaano kakamahal ng anak mo. Sigurado ko, hindi ka etsepwera ni Annalyn kailanman. Happy birthday. Salamat. Mas masaya lang kasi sana kung nandito si Annalyn. Diba? Ano kaya kung puntahan na lang natin si Annalyn? Kahit sandali lang? Dok, bumili ako kape. Thank you. Ay, hindi. Sa akin to. Hindi ko naman sinabi para sa'yo eh. Ay, joke lang. Para sa'yo yan. May napulot kasi akong 50 pesos sa basurahan, kaya hindi lang nakita. Baka kasi mamaya may darating na mga pasyente at hindi mo maasikaso dahil sa antok. Ay, naikano ko din, inaantok ko din ako. Sorry. Gusto nyo? Oo! Dun, meron. Bili kayo inyo. Ay, kakaloka. Hahalikan ko to. Taka lang. Alam mo naman, pogi. Cute ka lang. Dok? Mahirap pa maging doktor. Hindi naman. Makakalungkot lang minsan kasi minsan may mga importanteng okasyon ka na hindi mo mapupuntahan. Kung mababang usapan to ah. Sige lang, kwento ka lang. Kikinig ako. Parang ako ngayon, birthday kasi ni nanay ko eh. Tapos pinag-double duty ako. Alam mo ba yun si nanay? Siya yung dahilan kung ba't ako naging doktor eh. Tsaka lahat to para sa kanya, tapos mismong birthday niya, hindi ko siya kasama. Nakakalungkot lang. Anak,
pag naka-duty po ako, bawal po yung bisita dito. Mabilis lang naman kami eh. Kasi hindi kita nakasama nung birthday ko, kaya dinala ko na lang yung birthday ko dito para magkasama tayong dalawa. Ayaw niya kasing hipan yung kandila hanggat wala ka. Riga, umpisahan na natin hanggat walang tao. Sindihan na natin. Ay, wait, po. May oxygen tank po dito. Ay, oxygen na? Ay, ganito na lang. Kantahan na lang natin, nanay mo. Diba? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday ko kasi nakasama na kita. Oh, happy birthday na. Excuse me. You're not supposed to do this here. On duty ka, di ba? I'll take this up to the medical director para Zoe. Matanggal ka. Zoe, wag, please. Ano ba? Sayang naman yung cake. That's on you, Annalyn. Happy birthday po. Zoe, ano ba? Bakit ba ayaw mo kong tantanan? Pati birthday ng nanay ko, sisirain mo? Annalyn, Annalyn, tama na. May punto naman siya eh. Kasi oras ng trabaho to, hindi dapat talaga na nagpunta kami dito. Ay, ma'am, pasensya na po ha. Wala pong kinalaman yung anak ko dito. Sinapresa lang po talaga namin siya. Sana po, huwag yun na pong paratingin sa poste niyo. Alis na po kami. Inuutusan mo ba ako? That's for me to decide. Umuwi na po kayo at pakilinis yung kalat ninyo. Ngayon na po. Ay, opo. Nay! Ako, Nay. Ako na to. Bumalik ka sa trabaho mo. Nay! Ako na. Tama na. Hindi, anak, okay lang ako. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. I'm sure mura lang yung cake na yan. Oh, Annalyn. Doon na nakatulog ang nanay mo, kakaantay sa'yo. Okay po, salamat po. Happy birthday! Naku, anak. Sorry ah. Sorry talaga. Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo kagabi, ha? Huwag niyo po intindihin yun. Hindi naman po ako nasisante. Napagsabihan lang po. Bawal po kasi talaga sa amin yung bisita kapag naka-duty po kami. Alam ko naman yun, anak eh. Kaso kasi sorpresa, kaya hindi ko nasabi sa'yo. Kailan po yung huwag niyo na pong intindihin yun. Ang importante, doktor pa rin po ako, tsaka birthday niyo pa din. O diba, lakas pa rin po natin kay God. Yung babaeng yun, bakit ba ganun yun, ha? Si Zoe po. Ako, ganun po talaga yun, dati pa.
Eh, kasi po sila yung may-ari ng ospital, kaya ayun, entitled. Siya pala yung anak ni Ma'am Moira? Alam niyo po, minsan iniisip ko nga po, siguro hindi po siya sinisipot ng mga magulang niya kapag birthday niya, kaya ganun po ugali niya. Naku, anak. Paano yan? Baka mamaya, pag initan ka nun, baka mamaya kung anong gawin sa'yo. Nay, huwag po kayo mag-alala. Kaya ko po to. Sa ngayon, happy birthday! Salamat, anak. Eh, wait lang po. Nilalagay ko kayo ng cake. Aling Norma, mga kuya, celebrate po natin yung birthday ni nanay. Ito, may pansin di ako. Ayun. Thank you po. Happy, happy birthday sa pinaka-the best na nanay sa buong mundo. Salamat po sa lahat ng sakripisyo mo, Nay. Happy birthday to you! Happy Nay! Birthday! Yes! Birthday! Happy birthday! I love you! Olika! Magsalusaluhan na natin! Kopi kayo ko sa akin, anak! Dora Tanyag told me na nag-celebrate kayo ng birthday ng mother mo sa ER while on duty. Dok, sorry po. Biglaan lang po talaga yun eh. Bigla po kasi sila nagdala ng cake pero hindi po namin kinain yun. Nalulungkot lang po talaga si nanay na hindi niya po ako kasama sa birthday niya. Ganyan talaga ang buhay ng isang residente. You really miss out on a lot of important things dahil inuuna natin ang ating profession. Even more than our own family. Apparently, hindi ganun ang ginawa ni Dr. Santos. She broke the rule, so she needs to be terminated. Binisita lang naman siya ng nanay niya. Kumanta, and that's it. I don't think that merits termination. Pero Doc, that's not fair. Visitors are prohibited while on duty. That's grave misconduct. In the same manner na bawal matulog while on duty. And I know that you've been doing that many times, Doktora. Does it mean dapat terminate na kita, Doktora? Pero Doc, she tried to push me. Because you provoked her. Let's not make this a big deal, Doktora. Huwag mo na lamang uulitin, Doktora Santos. Yes po, Doc. Hindi na po mauulit. Alright. Salamat po, ah. Belated happy birthday to your mother. Natutuwa ako sa magandang relationship ninyo mag-ina. Michael. Oh, ganyan, tara. Ay, ang gabiti. Tapusin mo na yan. Ubusin mo na yung kape mo. Tapos na ako. Hindi ka na. Ang dami pa ako. Sige na, maupo ka. Ubusin mo na yan. Unang araw mo sa trabaho. Ayoko malate ka. Ako hindi. Maaga pa naman. Tsaka, dapat nga, hindi mo na ako ihatid eh. Kasi pwede naman ako sumakay sa jeep. Ay, hindi. Okay lang. On the way naman sa pupuntahan ko. Michael, salamat ah. Hindi lang sa paghatid sa akin mamaya, kundi pati sa pagsama mo sa akin nung pinuntahan natin si Annelyn doon sa ospital ng birthday ko. Kaya lang, alam mo naman, may nangyari, di ba? Hindi, okay lang, Lynette. Walang problema yun. Ay, halika na, Lynette. Sigurado ka? Ayaw mo nang... Hindi, okay na. Kalahati na yan. Sige. Halika. We have patient TSV, a 37-year-old male with the diagnosis of full-thickness burns, bilateral lower extremities. Patient is fully awake, conscious, and coherent, not in distress, with stable vital signs. Patient is a non-hypertensive, non-diabetic male with no previous surgeries, no allergies to food or medications, no intake of blood thinners. Patient works as a construction worker, married, father of three, a 20-pack year smoker, and an occasional alcoholic. Patient came to our institution due to work-related burn injury and is now admitted at the surgery ward.
Okay. What's the plan for this patient? I think, Doc, above the knee amputation. What? Amputation agad? Tora tanyag naman. That's too aggressive. Wrong. So, what should be your management, Dr. Tanyag? Wait lang, Doc. I think... Anyone from the group? Dr. Santos. Dr. Santos, are you with us? Sorry po, may iniisip lang po ako. Kung paano mo i-celebrate ang next birthday ng nanay mo. So what will be your management, Dr. Santos? My plan for this patient po, Doc, is to first remove the devitalized tissues and create a viable and healthy wound bed. Bakit mo naisip gawin yun, Dr. Santos? It will allow good tissue regeneration po, Doc, prevention of infection, and good placement of mesh autograft for good skin healing. Pero bago mo nagawa yan, na-infect na yung pasyente sa tagal mong sumagot. Pero tama naman ang course of action mo. Way better naman kaysa i-amputate mo kagad yung tao. Good, Dr. Santos. Siya pala yung kinuha ni Ma'am Moira? Sala. May kotse pang naghatid. Asawa niya kayong lalaki? Kung asawa niya yun, hindi magtatrabaho sa atin yung bilang isang kitchen assistant. Sabagay. Sana single, no? Para pwede ligawan. Ano naman? Lynette! Oh. Bilis-bilisan mo naman ang kilos! Hindi porket si Miss Moira ang nagpasok sa'yo dito, eh pwede mo nang bagalan dyan. Alam ko na yung mga doon yung style eh. Bilisan mo! Hindi ko talaga matimplayan si Doktora Enriquez. Ginagawa ko naman lahat ng inuutos niya sa akin. Pero kapag sinasagot ko siya ng tama, naiinis naman din siya sa akin. Hindi ko talaga gets. Poor Annalyn. Lagi ka nalang napag-iinitan, no? Has it ever crossed your mind na baka ikaw ang problema at hindi sila? Ikaw din, Zoe, no? Ako na lang lagi mo nakikita. Yung totoo, aminin mo nga sa akin, nandito ka ba para maging surgeon or dahil stalker kita? Excuse me, anong pakialam ko sa'yo, no? I need a first-year resident to scrub in for my OR. So, paano ba yan? Mukhang kikwento ka na nakita ng first OR. Don't be late, Dr. Santos. What? Ako po? Sabi mo, gusto mong bumawi. This is your chance. Don't waste it. Oh my God, mag-o-or ka na, girl. Ate, bakit siya pinili mo? Hindi ako. Because ayokong mahiritan na may favoritism ako. And also because so far, she's been the better first-year resident. Really? Eh, she almost operated without your permission. Tapos yung nanay niya dumalaw pa dito kagabi. Walang kaso yun. Besides, na-sanction na rin siya because of that OR mishap. For me, she's the obvious choice. Isipin mo na lang kung ikaw ang pinili ko. Baka hindi lang consultants ang mag-question sa akin. Baka pati medical director. Pero gusto ko na mag-OR. Then, you better shape up. Gayahin mo si Doktora Santos. Kahit napapagalitan, kahit nasi-single out, tuloy pa rin ang pagpapakitang gilas. Dami pinapakuha ni Dr. Prado, no? Basta bilisan na natin at malapit na yung OR schedule ni Dr. Enriquez. Akin na nga, akin na yan.
hindi po kompleto to. Hindi, okay lang unahin ko. No? Alam mo naman, mainipin yun. Basta ikaw, huwag ka malilate ha, kundi lagot ka kay Dr. Enriquez. Oh, sige. Ha, mauna, bilisan mo ha. Sige, sige. Hindi mo ako pwedeng maunahan, Annalyn. Tulong! Tulong! May kilala ka bang magaling na family lawyer? Is this about Moira? Yeah. I'm filing for annulment. Ninette, mahal kita. Kaya ni Annalyn. Pogi ah. Hmm? Ay, bida-bida na nga sa hospital. Tapos pati ba naman dito kay Lu? Lalasingin mo siya? Well, not if sobrang siyang mapahiya sa kalasingin niya. Mataas man yung IQ niya, her EQ is still that of a kid. This residency program was never meant for the weak-minded nor the faint of heart. So kung hindi buo ang loob mo, mas mabuti pa nga mag-quit ka na lang.